tumatanggap sila ng cash, tumatanggap din sila ng installment. Wow! Ando nyo! Uy! Ito. Kapansin-pansin yung kanyang torque, saka yung arangkada. Sarap ng format! Nandito tayo ngayon sa Quezon City, Nubaliches, para siyempre, alam niyo na, Honda. Nandito tayo sa Honda Prestige Traders, Barangay Bulod, Nubaliches, Quezon City. Ayan, siyempre, nasa title naman kung anong kukunin natin ngayon, ngayong araw na to. So makikita na natin sa loob, pasok tayo sa loob, punta natin si Sir Anthony. Let's go! Shout out pala sa ating cameraman. Parang mo sa'yo. Lapin lang natin si Sir Anthony. Sir Anthony, maraming salamat. Ayun, si Sir Anthony kasi tenex na tinawagan niya ako kahapon. So nandito na daw yung unit. Ngayon is kinabukasan, nandito na agad. Ganun kabilis. Ilabas ko lang yung unit ko. Sige. Si Sir Anthony yung mag-aasal. Siyempre, pagpasok natin, pabungad sa inyo yung Airblade 116. 160 na ba? Oh, 160, PCX 160, DDR 150, saka yung kapadilang motor, napakarami. Sa loob, ang dami. Siguro may Honda Click 160 dito. Ayan na. Kakulay din yung ADB natin. Yung ADB natin, black din. Super lang ng mga subscriber natin din. Ngayon, black pa rin. Version 2. Wow! I-ready lang muna guys. And then, kung gusto nyo magpa-reserve, punta lang kayo dito. Pwede tumatanggap sila ng cash. Installment. Basta po sa installment, pwede naman po kayo mag-apply na for the installment. And then for the cash, pwede naman po tayo magpa-reserve. Online, pwede rin naman po dito. Para if ever magkaroon ng unit, papaprobahan lang natin. And then kung approved na, available naman si customer, didigay na. Ayos, wala nang hassle. Hindi mo na kailangan pumunta dito. So kahit nasan ka, para serve ka online, tapos puntaan mo na lang pag available na, pag natawagan na kayo. Approve agad. Yun. Pag sa installment, sa may price kayo? Meron din na. So, for the installment natin, ang LCP price po natin for the installment, minimum down payment natin is 23,000, no? And then, depende po kung ilang taon niyo po siya huhulugan. Ang pinakamatagal po natin for the 36 months is 3 years. And then, pinakamaikli nating terms is 12 months or 1 year. Basta ang down payment niya, aabot po siya ng pinakamababa po is 23,000. And then yung pinaka-higher TV na pwede namin i-offer sa customer, kung kaya nila, is kahit mga 120,000. So, sa mga may katanungan guys, pwede kayo mag-message sa kanilang Facebook page account. Message nyo lang po kami sa Honda Prestige, Nubaliches. And then, pwede nyo rin naman po kayong tumawag sa aming branch po. Hotline na 09999-0599 and then 14838. Lagyan natin sa description sa mga para hindi sila mahirapan. Okay. O kaya pwede rin naman personal sa akin. Sir Anthony, ready lang yung unit natin. Ibutan lang natin. Let's go! So tumatanggap sila ng cash, tumatanggap din sila ng installment. So nandito na guys, explain na yung ating unit. I-check para walang maging agarya pang uwi natin. Yan si Sir Leo po. Sir Leo. At Leo mag-explain. Yun, PDI ang tawag doon sa gagawin ngayon guys. Sige sir. So sir, ang remote po natin, dalawa na po ito ibibigay sa inyo.
In case po na may mawala rito, wala na po kami kopya nito. Ingatan nyo na lang po. Tapos yung smart key natin, press lang po ulit. Tapos on. Yow. Nag-on, ito po yung panel natin. Ang pogi! Parang sa CB, yung mga big bike nila, ganito na yung mga panel. Pag nag-blink, pwede po natin set ng 12, pwede rin po ng 24. Okay, military. Opo. The light po, kaliwa. Harap, kaliwa. Kabila po. Working. Opo. Okay. It's a good one. Thank you po, ano na po ako? Thank you po ulit. Hello po. Thank you po. Okay, tara. Let's go. Ikaw muna mauna. Woo! ADB 160. Yeah. Ay, pwede. Mababa rin. Ha? Mababa. Mababa? Siyempre, bumaba na yung ano to. 15mm. Yung binaba. Okay, let's go. Uy! Uy! Ba, iba yung arangkada talaga nito ah. Boss! Thank you po! Alright! ADB 160. Tara! Test ride tayo dito sa public road. Wow! Iba yung... Wait lang! Iba talaga yung arangkada niya ah. Ba't dito feel na feel ko yung arangkada niya compare nung nag-test ride kami sa Honda? Ayan, PCX 160 yung kasama natin si Angel. Ayusin lang natin yung side mirror. Ah, dyan ba? Bago pa yung gulong, kaya kailangan natin break in pa. Mas ramdam ko yung torque dito guys. Napipil mo na kaagad yung torque nya compared sa 150. At yung kanyang handlebar mas mababa compare dun sa 150. Dahil yung 150 may parang riser dito. Ito, kababa. Ayan, ang baba. Parang sa PCX 160 na rin. Talagang inadapt niya lang yung nasa PCX 160. Nalilitan ako dun sa kanyang visor. Makipot na kasi dito. Mas gusto ko yung sa 150 na malapad. Or siguro sanay lang ako dun sa 150. Yan o, yung tinatakbo pa lang natin is 2 kilometers. Ang lalim ha. I-try na natin yung shock dito. Ah, okay. Wow. Ramdam ko yung additional na torque dito compare sa 150. Siyempre, 4 valves na to eh. So, meron na rin tayo guys comparison nito from 150 to 160. Ito po yung vlog na yun. Pwede nyo pong panoorin sa mga hindi pa nakapanood para makakita nyo kung ano yung pinagkaiba. Ngayon, ang masasaksihan nyo is test ride. Lalong-lalo na yung kanyang power. Ibang-iba na yung feeling dito pag nakaupo ka compared sa 150. Baka parang may something na bumaba, kumipot sa kanya. Hard break in agad. Iwan yung 160 PCX. Ah, sige ako din. Papultang na ako. Uy, lubak. Bang. Pagas lang tayo. Ito guys, hindi ko to napansin eh. Pero ngayon, mas malapad na talaga tong part na to. Sobrang lapad nyo. Parang sa X-Max. Yan po siya kalapad oh. Ito. Itong part na to lumapad. Tsaka yung itong upuan na to parang feeling ko mas lumapad pa. Sukatin natin ng metro sa mga susunod nating mga vlog. Ayan. So papagas muna tayo. Ito ang gusto ko ngayon sa bagong ADB 160. Pag binuksan mo itong sa tanke. Ayan. Umaangat. Problema ko kasi sa 150 yan eh. Hindi agad-agad umaangat. Kaya naman susungkitin mo pa para umangat. Nga pala guys, isasabak natin to sa Baguio Balikan. Bali, hintayin ko lang yung PNP clearance niya tsaka maparehistro natin. Kapultang po! Regular lang muna kasi regular yung unang naisalin. Pero next time, puro ano na, puro red ang isasalin natin dito.
Ayan, so bali, nadagdagan lang to ng 0.1 liters. Full tank. What? Parang ang dali lumiko nito. Hard break in. Busina. Uy! Kapansin-pansin yung kanyang torque at saka yung arangkada. Pero in the middle ng kanyang RPM, parang nandun pa rin yung lamya. Hindi ko lang sure pag dulo na, pag nakabuelo na. Siyempre, break-in pa lang to guys ha. Kaya magbabago pa ang performance nito once na na-break-in. Ang gagawin ko dito, hard break-in. Ayan siya. Medyo may lamya sa gitna ah. Unti-unti lang yung kanyang power. Panalong panalo talaga yung Showa suspension ng ADB. Kahit bago pa, hindi mo na kailangan i-break in. Ito yung talagang nagustuhan ko sa ADB. Kaya ADB pa rin yung kinuha natin. Mas nag-upgrade lang tayo. And then, i-compare din pala natin ito dun sa ating ADB na naka-super stock. Tingnan natin kung sino mas mabilis, sino mas malakas. Pwede na pang overtake guys. Hindi ka na mabibitin. Pero parang ang napapansin ko yung sa gitna niya, parang ang bagal niyang umangat. Pero check pa natin. Haba-haba pa yung kali eh. Siyempre, take note, it's break-in period pa rin. Tingnan natin yung 116 Angel. Wow! Ando nyo! Uy! Nalaglag yung camera! Wait! Nalaglag! Wait lang! Nalaglag yung camera, boy! Wow! Kakaiba yung power na to, guys, ha? Wait lang, ha? Gigilid muna ako. Ayusin ko muna. Sarap ng 4 valves! Esensya na kung medyo mayroong konting kabot eh. Tagal ko na kasing hinihintay ito guys. Magkaroon ng 4 valves na ADB. Ayos, panalo yung power. Pwede ng pang overtake guys. Hindi ka na mabibitin. Eto yung matagal ko nang hinihiling eh. Lalo na nung nagtunay tayo, gamit ko yung ADB 150. Sabi ko, Honda, ilabas nyo na ang 160. Honda, labas nyo ang 160. At eto na, narinig na tayo ni Honda. Wow. Ramdam ko na yung 4 valves niya guys. This is it. Woo. Stock is good. Okay, tama na. Huwag na tayo mga mote dito. Hey! Ang lakas! Maganda yung arakada. Ano na yan? 17. Alright guys, so eto na yung ating ADB 160 matte black. At nasubukan na natin dito sa Commonwealth yung kanyang power, arangkada. At masasabi ko talagang ramdam mo na yung 160cc niya, yung upgrade niya. At yung kanyang pagka 4 valves. So hindi ka na mabibitin pagdating sa overtake, sa arangkada. Ramdam mo ka agad yung kanyang torque. Pero yung kanyang middle, malamya pa, hindi agad-agad nandun yung parang aggressive niya. Pero pag nakabuelo na siya, pag medyo pantay na, patag na, medyo mataas na yung RPM niya, dun mo mararamdaman yung mas malakas na power niya. Pagkaupo mo guys, mapapansin mo na rin kaagad yung
napakalaki niyang pinagkaiba compare dun sa 150. Parang may something na hindi mo maipaliwanag. Unang-una, siguro dahil dito sa kanyang handlebar na mas mababa na. Ayan, no? Sa ADB kasi parang mas matangkad pa tong riser na to. Kaya medyo ramdam mo may pagkakaiba talaga. At ganun na rin yung kanyang upuan. Yung sa upuan pala guys, ganun pa rin, medyo may madulas pa rin. Ayan, no? Kahit bago pa. Though okay naman to kasi hindi naman nakakalyo ng puwet to. Kasi sabi ko nga dati, pag umupo ka dito, malubak. Yung humihinto-hinto ka, ang dumudulas is ito mismo. Hindi yung pantalon mo ang uusog-usog na ganyan. Nakakalyo yun eh. Ito, mas okay to. At saka ramdam mo na rin yung ibinaba ng kanyang upuan. Sa part na to guys, yung puwet mo lulubog. So mayroong 15mm na mas mababa to compare dun sa 150. Pagdating naman sa vibration, akala ko magiging katulad siya nung sa PCX-160 na na-try natin na ma-vibrate. Pero ito, di ko naman naramdaman na may vibrate. Try natin dito ulit. Pag naka-center stand at hindi mo hawak, kikita mo yung vibrate. Ayan po, gumagalaw yung side mirror. Pero pag binaba natin at umupo tayo, ayan, di ganun kalakas yung vibrate. Kasi ito daw yung napapansin ng iba, may vibrate. Pero ito, wala naman. Okay naman siya. Magandang gamitin. At talagang natuwa ako dun sa kanyang arangkad at sa power. Though kahit naka-on yung kanyang traction control, kasi wala namang gaanong effect yun sa arangkada, sa torque. Ayan, no, dumadamba siya compared sa 150. Iba na rin palang kulay na ito, oh. Sa 150 kasi silver to. Ito, parang matte finish na may parang glitters na makinang. So, same thing pa rin. Yung ibang review natin, nabanggit ko na rin doon sa comparison ng ADB 150 to 160. Abangan nyo guys yung magiging biyahe namin papunta ng Baguio gamit itong 160. So, hintayin ko lang yung PNP clearance at saka yung rehistro niya para mas maibiyahe na natin ito na mas malayo. So, gagawin ko all stock. Wala muna tayong babaguhin dito. So yun, so papasubukan muna natin kay Angelito. Dahil 160 PCX yung gamit niya. So kukompare niya kung ano yung pagkakaiba nito dun sa kanyang motor. Though marami ng bago dun sa kanyang motor. Okay, tara, let's go. Kamusta boy? Anong masasabi mo sa ADB 160 compare dun sa PCX 160? Mas masayang gamitin to kasi pang all around eh. Compare si PCX, pang more on city driving, long ride, pero kung gusto mo may mix cross country, ito. Cross country bike. Ayan. Power. Power. Alin? Same na same sa PCX 160 ko. Oh, 160 pa rin. Ah, PCX pa rin. ADB talaga. ADB pa rin. ADB. Weh, binubolo mo lang kami. ADB talaga ko. Nauna yung ADB lobo sa 160. Binubolo mo lang kami. Ramdam. Hearing lang to. Kamusta? Nakadrive ka na ng ADB, di ba? Kamusta? Yung 150, I mean. Uy! Yun, no? Alright! Di ba? So, si Angelito na yung nagsabi. Ang ganda na ng laro ka agad, no? Yan. Okay. Uy! So, siguro hanggang dito na lang muna yung ating first ride at saka yung first impression at saka yung pagkuha natin dito sa ADB 160. At abangan nyo yung magiging Baguio balikan namin gamit itong ADB 160. BB. Siyempre, antayin lang muna natin yung rehistro at saka yung kanyang plate number. O kaya basta may ORCR na at saka legal na nating ibiyahe. Ayan. So ano pa yung gusto nyong malaman sa ADB 160? Comment down below kung may mga gusto pa kayo malaman para masubukan natin at ma-share ko sa inyo lahat. Alright. So ayan, ano bang masasabi nyo sa ADB 160? Ayan, maraming salamat kay Angel. Kay Angelito sa pagsama sa atin sa pagkuha nitong ADB 160. At ganun din po sa Honda Prestige Nubaliches. Yan, maraming salamat po kay Sir Angelo ng Honda. Thank you rin po kasi ni-refer niya tayo. Siya yung dahilan kung bakit tayo nakakuha kagad dito. Alright, so this is Kuya J. Thank you po, Sec Moto Supply also pala. Yan, so this is Kuya J. And this is Angelito. Thank you for watching. Bye-bye.